Hi, it's me, Kat Santos, and again, welcome to my vlog. For today's topic, paano maging online seller? Para po ito sa mga baguhan na gustong magbenta ng iba't ibang items online nang walang gaanong ilalabas na puhunan. Paano ko nga ba nasabi? Kung gusto nyo pong malaman, panoorin nyo po ito. Walang gaanong puhunan na ilalabas. Based on my own experience, naging online seller ako nang wala akong gaanong puhunan na inilabas. Paano? Unang-una, wala akong pwesto na binabayaran monthly kasi nasa bahay lang ako at ang social accounts ang naging way ko para makapag-post ako ng iba't ibang items. Pangalawa, yung mga bayad ng buyer ko, yun din yung binabayad ko sa mga supplier ko para mabili ko yung mga items na in-order nila. Ngayon, paano ba maging online seller? Meron po akong 5 tips para sa inyo. Unang-una po, find a good supplier. Paano nyo pong masasabi na good supplier po yung nakita ninyo? Unang-una, kailangan po makita ninyo na legit po yung social accounts po na ginagamit nila. Halimbawa, ang gamit po ni supplier ay Facebook. Kailangan makita po ninyo na medyo marami yung friends niya. Kasi pag kakaunti lang, malamang baka scammer. Tapos, kailangan meron po siyang proofs of orders. Kasi po, kami pong mga legit na direct seller, meron po kaming tinatawag na proofs of orders. Yun po yung mga orders po ng buyer namin na before po namin ibigay sa kanila yung items, kailangan po naming mag-take ng pictures dun sa mga items. Then, aayusin po namin siya sa mga apps tulad ng PhotoGrid or kung anumang apps na gusto nyong gamitin. Tapos, lalagyan po namin siya ng watermark before po namin i-post doon sa social accounts na ginagamit namin. Kailangan merong ganun yung supplier na na-stock mo. Pero, meron ding mga supplier kuno na gumagawa ng dummy account para makapanloko. Ang gagawin nila, i-duplicate nila yung social accounts ng legit supplier. From cover photos, profile pictures, at saka yung mga proofs of orders ay i-grab nila. Tapos, ilalagay nila doon sa account nila. Pero, ang pagkakaiba lang ng fake na supplier at ng legit na supplier, kakaunti ang friends ng fake na supplier kumpara doon sa legit na supplier. At saka, ang mga fake na supplier ay usually nang hihingi sila ng payment ng buyer through smart money padala. Kasi nga naman, dun sa smart money padala, wala kang gagamitin na ID kapag kukuha ka ng pera. Samantalang, ang mga legit supplier, nanghihingi sila ng payment through remittance center or sa banko. Yun ang pagkakaiba ng fake supplier sa legit supplier. Second tip, posting of items. Dahil nga meron ka ng supplier, ang gagawin mo naman is mag-i-start ka na mag-post ng mga items na binibenta ni supplier. Ang gagawin dyan, pupunta ka syempre sa Facebook account niya. Then, i-grab mo yung pictures, isi-save mo sa phone mo. Pagkatapos, kung meron siyang description doon sa items na yun, ika-copy mo. Siyempre, select all na yon, kasama na yung price doon. Tapos, pagdating mo doon sa cellphone mo, pupunta ka siyempre doon sa timeline mo, then magpo-post ka ng pictures, then ilalagay mo yung description ng items. Pero, before mo isend, kailangan i-change mo yung price ni supplier. Bakit kailangang i-change yung price ni supplier? Kasi nga naman, pag hindi mo binago yung
price ni supplier, edi wala kang kikitain. Sayang naman yun. Kaya wag na wag niyong kakalimutan na baguhin yung price ni supplier. Kailangan pag pinost mo na yung items na yon sa social media mo, is nandoon na rin yung patong mo. What I mean is nandoon na rin yung tubo mo. Kasi nga naman, sa sobrang dami mong ipopost, tapos nakalimutan mo na baguhin yung ano na yon, yung price na yon, malilintikan ka pagdating ng cut-off payment. Maganda rin na maglagay kayo ng code sa bawat picture na ipopost nyo. Kasi mas madali siyang mahanap pagdating ng bayaran. Pwede nyong gawin code, description, tapos price. Or description, price, tapos code. Bahala na kayo kung paano nyo siya ilalagay doon. Basta ang mahalaga, maglagay kayo ng code para hindi kayo mahirapan pagdating ng cut-off payment. Isa pang tip, mas maganda rin na naka-itemize yung bawat pinupost nyo na product. For example, kung sapatos, sapatos. Kung damit, damit. Kung cosmetics, cosmetics. Kung appliances, appliances. Para pagdating ng cut-off payment, mas madali nyong mahanap yung mga order ni buyer nyo. Kasi nga naman, pag hindi naka-itemize yung products mo, talagang mahihirapan ka kasi ang mangyayari nun, mag-i-scroll down doon sa Facebook mo hanggang sa makita mo kung saan mo pinost yung items na yun. Di ba parang ang hirap? Samantalang, kapag naka-album yon at naka-itemize yung mga product mo, at tapos nag-send sa'yo ng picture yung buyer mo, mas madali mo siyang mahanap. Kasi nga, mas madali mo siyang makikita doon sa album na yun. Kunyari, sinend sa'yo ng buyer mo, sapatos. So, doon sa album na yun, doon ka sa sapatos, maghahanap nung sinend sa'yo ni buyer na pictures. Pero ako, ang ginagawa ko, monthly ako nagpapalit ng album. Kasi hindi rin natin alam kung pagdating ng next month, eh meron pa ba nung ganong items. Kaya ang nangyayari, monthly po ako nagpapalit ng album. Pero naka-itemize pa rin yung bawat album po na ginagawa ko. Third tips, cut-off day. Dito po sa cut-off day, medyo mahirap po ito para sa akin. Bakit nga ba mahirap? Lalo na kung marami kang buyers, mahirap po ang ginagawa pagdating sa cut-off day. Kailangan po mag-stop po muna kayo ng pagpapa-order sa mga buyers ninyo para po may time kayo na ayusin yung mga in-orders nila. Kapag nakapag-send na po sila ng mga orders nila, yun naman po yung time nyo na i-check ulit doon sa supplier nyo kung saan nyo pinareserve yung items or kung saan nyo bibilhin yung items. Kaya nga, doon sa nauna kong tips, kailangan mas maganda merong code each pictures na pinopost nyo para pag nag-send si buyer ng pictures na order nila plus may code, mas madali nyo pong malalaman o mahanap kung kaninong supplier nyo yon kukuhain or bibilhin. Diba? Pero, para rin sa akin, mas mahirap kasi nga, pag marami kang buyers, ayan, mahirap magkukwenta ka pa, ayan, dyan ka magkukwenta kung magkano yung mga babayaran nila. Plus, SF. Ang SF po na tinatawag or shipping fee, yun po ay sinasama pagdating sa payment. Lalong-lalo na sa mga malalayong lugar na buyers mo. Pero kung kapitbahay mo na lang yung buyers mo, eh wala namang SF yun. Kasi bibigay mo na lang yun sa kanya. Tapos, sa SF na yun or shipping fee, kailangan kabisado mo yung laki ng
items mo. Kaya kung medyo hindi ka pa bihasa o medyo bago-bago ka pa, medyo malilito ka sa pagbibigay ng price ng SF ng buyer mo. Kaya kailangan medyo kabisado mo na rin yung mga items na bibilin mo. Pero sa umpisa, ang ginagawa ko, hindi pa muna ako nagpo-post ng medyo feeling ko eh hindi ko pa kabisado yung laki niya. Kasi pagdating sa shipping fee, depende po yan sa laki ng parcel mo. Depende po yan sa presyo. Kaya, kunyari, ang hiningi mo lang na presyo dun kay supplier, ay dun sa buyer mo is 280. Pero pagdating dun, binax mo na siya, eh, ang laki pala nung box. Kaya ang babayaran dun sa shipping fee or dun sa SF ni buyer is mas malaki dun sa 280. Kaya medyo pagdating talaga dito sa SF na to, medyo nangangapa ako nung una kung paano ko mag-i-invoice doon sa buyer ko ng SF. Kaya pagdating dyan, medyo doon nga ako nahihirapan. Fourth tip, supplier day. Ito po yung araw kung saan bibili nyo na po yung mga items na in-order ni buyers. Fifth tips, shipping day or meet up. Ito po yung araw na isi-ship nyo na po yung mga orders ng buyers ninyo. Doon po yun na sa mga malalayo ang lugar. Usually naman po, pag meet up, yun po yung medyo malalapit. Or pagdating sa pagpapaship, kailangan responsable ka. Bakit ko nasabi na kailangan ay responsable ka? Kasi sa sobrang dami ng orders sa'yo ng buyer mo, kailangan alam mo kung saan mo ilalagay na box yung mga items na in-order ng buyers mo. Kunyari, may 5 kang buyers. Dun sa 5 buyers mo, eh may kanya-kanya silang order, syempre, pero ang dadami. Ngayon, kailangan mailagay mo yon or maibox mo yon sa tama para hindi sila magalit sa'yo. Kasi pag nangyari yon, mali ang nilagay mo, ibabalik nila yung items sa'yo. Either papapalitan nila yun sa'yo or i-refund mo yung pera nila. So, diba parang ang hirap? Eh, paano kung ang gusto ng buyer mo, eh, palitan mo ng tamang items? So, doble-doble yung mangyayari sa'yo. Na pending na yung binili mo, bibili ka ulit nung totoong order niya, then ipapaship mo pa. So, ang dami mong gagastusin. Kaya kailangan responsable ka sa pag-aayos ng mga items na binili nila. Tapos, kailangan din na maayos mong ibabox yung mga items nila, lalong-lalo na yung mga babasagin na items. Ako, ang ginagawa ko dun dati, kapag babasagin, binabox ko muna siya o pinapalibutan ko siya ng karton, tapos nilalagyan ko ng bubble wrap, tapos paiikutan ko ng scotch tape. Then kung merong mga order yung nadamit yung buyers ko na yun, ipapagitna ko yung babasagin, tapos ilalagay ko yung mga damit para mas safe yung babasagin na in-order sa akin ni buyer. Sana po may mga natutunan po kayo sa mga tips na sinabi ko. Kung meron po kayong suggestions o mga katanungan, comment down below. Maraming salamat po sa panunood. Bye!